Pumadyak tayo at magpalakpakan. Paatuhod, balikat ulo. Paatuhod, balikat ulo. Paatuhod, balikat ulo. Pumadyak tayo at magpalakpakan. Paatuhod, balikat ulo, paatuhod, balikat ulo, paatuhod, balikat ulo, pumadyak tayo at magpalakpakan, pumadyak tayo at magpalakpakan. Sampung mga daliri, kamay at paa. Dalawang tenga, dalawang mata, ilong na maganda. Maliliit na ngipin, masarap kumain. Di lang maliit, nagsasabing huwag magsinungaling. Computer, the dentista, elepante, football, the gitara, helicopter. Itlog, jeep, queso, leon, mais, nara, niño. Ngipin. Oh, orasan, piso, Quezon, radio, sagi, tarsir. Ulan, vita, walo, x-ray, yo, zebra. Magandang hapon mga classmates at welcome sa Wikaharian Online World! Ayan, excited na ulit ako na makasama kayo at syempre na-miss ko na naman kayo dahil isang linggo na naman tayong hindi nakita. No? Kumusta naman kayo? Anong mga ginawa ninyo nitong mga nakaraang linggo? Nako, sana nanood kayo ng mga FB live no ng Knowledge Channel na bago at syempre yung mga videos na naka-upload ano sa YouTube channel ng Knowledge Channel. Sana pinanood niyo nung isang linggo na hindi tayo nagkita-kita. Ayan, at dahil na-miss ko kayo, tignan ko nga kung sino na ang nakatutok sa Wikaharian Online World. Sino-sino na bang nandito ngayon? Tignan ko nga. Ayan, syempre nandito na si Neri Mira, si D. Rudica, si Trisha Netor, hello, si Isaac Manata, si Iras Lerak, si Verna Rosales, kasama si Angel Venice, hello, magandang hapon sa inyo, si Mariza Versola, ayan, mula sa NVGCHS ng Nueva Vizcaya, magandang hapon! Si Cyrus Jane Zantua ay nandito na. Good afternoon din sa'yo. Darren De La Cruz. Ayesha Tomorada. Hello, good afternoon. Ayan, sino pa? Si Tricia Netor daw ay mula sa Santa Rosa, Laguna. Ayan, si Elise Cachalian. Si Peter Mendoza. Mula sa... Ay, nawala na. Sige, mamaya. Tingnan natin kung mahabol ko. Si... Elise Gatchalian, magandang hapon. Si Marlisa Divina Gracia, mula sa Pagadian City. Ayan, magandang hapon sa inyo. Si Kuya Ash ay nandito na.
Si Mary Jean Pabingwit. Hi! Si Rona De La Rosa. Hello! Si Dustin Adam. Ayan, kasama sila Denise May San Victores at Den. Hello, magandang hapon. Si Resi Ahmad, magandang hapon din. Si Chelsea Ann Flores. Si Johanna May, magandang hapon. Okay, si syempre kasama ni Mary Jean Pabingwit, si Aliza. Aliza Pabingwit, ayan. Si Ramiel Luy, ayan. Good afternoon din sa'yo, Ramiel Luy. Sino pang nandito na? Si Lay Mijares. Ayan. Present na daw siya mula sa Tanay Rizal. Si Rebecca Maningas ay nandito na rin kasama si Caris Anthony Arines. Si John Ico. Yan, present na daw si Chichay. Sino pang nandito na? Si Sheila Joko kasama si Misha. Ayan, si Joanna May kasama si Zoe watching from Davao City. Magandang hapon sa inyo. Si Karen Grace Viterbo kasama si Saiza May Viterbo. Hello, si Ava. Ayun, Ava Mundi. Andito na rin. Si Melanie Broqueza. Magandang hapon din sa iyo. Si Sherry Gagatam kasama si Dari Bliss Gagatam. Si Princess Munda, si Crian Owanya kasama si Crian Marco at Princess Maine. Ayan. Si Bing Villanueva ay nandito na kasama si Ira Leigh Villanueva. Ayan. Habang hinihintay pa natin iba pa nating mga classmates, alam nyo ba, sa Lunes, sa susunod na Lunes, meron tayong magandang pag-uusapan. Ayan. Ano kaya ang pag-uusapan natin? Sino ba sa inyong may mga alagang hayop sa bahay? Sino may mga pets sa bahay? Sige nga, tignan ko kung sino-sino may mga pets sa inyo. Ayan, tignan ko nga, may pets ba sa bahay ninyo? Hello, Mavic Mendoza. Ayan, kasama si Sander. Hello, Sheriza Aure. Galing, kasama si Rihanna May Tiongko. Ayan. O, si Isaac Manata, meron daw siyang aso. Nako. Hello, David Sander. Si Jewel Canillo, hello. Sino pa sa inyong merong alagang hayop sa bahay? May aso din daw sila Crian Marco, si Ava Marie Mundi. Meron din kayong alagang hayop sa bahay. Talaga, anong alaga niyong hayop, Ava Marie Mundi? Si Sheila Joko, aso din daw. O, dear Rudy ka, anong pet niyo sa bahay? Kuya Ash, pusa. Ayesha, anong pet niyo sa bahay? Alam niyo, gusto ko rin magkaroon ng pet eh, kaya lang bawal. So, i-share niyo na lang sa akin yung pangalan ng mga pets niyo para kunwari pet ko na rin yung pet niyo. Anong pangalan ng mga pets niyo? O, may pet daw na itik, si Mark Milliares. Ayan. Hello, Amethyst Camara. Si Karen Viterbo, meron daw sila aso at pusa. Okay lang yan, Chelsea and Flores, kung wala kang pet. Pareho tayo, wala tayong pets. Pero sigurado naman akong yung mga classmates natin na may mga pets, i-share nila sa atin yung pangalan ng mga pets nila para kunwari may pets na rin tayo, Chelsea. Ayan. Cat and dog din daw. Okay, si Ava Mundi. Si Kim Pusa! Ayan, bakit ko ba naitanong kung meron kay alagang pets? Kasi sa Lunes, nako, pag-uusapan natin yung mga pets natin, no? Kung paano ba natin sila maaalagaan ng mas mabuti. Kaya tumutok kayo sa Lunes, ha? Especially yung ating episode sa Lunes na pag-uusapan natin ang mga pets. At syempre, may mga bisita tayo sa Lunes para tulungan tayong mas maalagaan pa yung mga pets natin sa bahay. Ayan! Okay! Siyempre, exciting na naman ang araw na ito. Ayan, at kung kayo ay excited na rin, siyempre, pwede nyo yang ipakita sa amin sa pamamagitan ng pagsisend ng mga stars. Ayan, alam nyo na ba kung paano mag-send ng stars?
Siyempre, magpatulong kayo kay nanay at tatay. Hapindutin nyo lang yung star icon sa tabi ng ating comment section. Ayan. Ayan. Kapag gusto nyo mag-send ng star, mag-send lang kayo. Pindutin nyo lang yan or magpatulong kayo kay nanay at tatay. Ayan. Huwag nyo kalimutan na mag-send kayo ng stars kung kayo ay excited na rin. At siyempre kung kayo ay natuwa sa ating mga tuwain ngayong araw ng Lunes. Ayan, tignan ko nga, marami na ba tayo ngayon na nakatutok sa Wikaharian Online World? Dio daw ang pangalan ng pet ni Crian Marco Oanya. Si Toribio Alma Maria. Ang pusa daw nila ay si COVID. Ang aso ay si Bessie. Ang cute naman ang pangalan ng iyong pet. Ayan. Okay, o sige, dahil marami na tayo, syempre, kantahin na natin ang ating Kumusta song. Sabayan niyo si Ate Michelle sa pag-awit. Ito na! Oops, ulit. Kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa. Masaya't nagagala. Kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa. Masaya't nagagala. Okay! Muli, kumusta sa inyong lahat? At welcome sa Wikaharian Online World! Ayan. Sige, tignan nga natin kung ano ba yung bago nating pag-uusapan yun. Ano? Noong nakaraang linggo, at saka nung linggo bago yon, pinag-uusapan natin ay isang uri na naman ng mga salita. Ngayong linggo na ito, panibagong uri na naman ng salita ang ating pag-aaralan. At ito, ang mga salitang ito ay may kinalaman sa mga katinig. Naalala niyo ba kung anong mga katinig? Sige nga, tignan ko kung sinong nakakaalala kung ano ang mga katinig. Meron ba kayong naaalala tungkol sa katinig? Dan nga natin. Ayan, pag sinabi nating katinig, ito yung mga titik na, o sabayan nyo ako ha kung naaalala nyo kung ano yung katinig. Ito yung mga titik na B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, and Z. Ayan ang mga katinig. Tinig. Sa Ingles, ang tawag natin dyan ay consonants. Ayan. So lahat ng titik maliban sa A, E, I, O, at U, ang tawag natin sa kanilang lahat ay mga katinig. Ayan. At ano ba ang uri ng salita ang pag-aaralan natin ngayon tungkol sa mga katinig? Sige, tignan natin ha. Ang uri ng salita na pag-aaralan natin ngayon tungkol sa mga katinig ay tinatawag natin mga kambal katinig. Ayan, ano ba ang kambal katinig? Kapag sinabi nating kambal katinig, dalawang katinig na magkadikit sa salita at naririnig natin yung kanilang yung tunog ng bawat isa. Okay, halimbawa, sa salitang klase. Ayan, klase. Merong kambal katinig doon at ito ay yung mga titik na K at L. Kasi yung K ay isang katinig, yung L isang katinig, magkasama sila sa salita at naririnig natin yung tunog nila ng bawat isa, yung K tsaka L, K, klase. Ayan. O sige, mag-practice tayo ha ng pag-rinig sa mga kambal katinig, sa mga salitang ito. Ayan. Sige nga, tignan natin. Tignan nyo yung unang larawan.
Ayan, nakikita niyo bang unang larawan? Yan ay larawan ng braso. Ulitin ko, braso. Pakinggan niyo nga ng mabuti. Ano ang kambal katinig na mayroon sa salitang braso? Sige nga, i-type niyo sa ating comment section kung anong kambal katinig ang naririnig niyo sa braso. Ayan, very good, Elise Gatchalian. Yun nga, br. Yung b, tsaka r. Ayan, br. Braso. Ayan, very good. Sige, tignan naman natin yung susunod na larawan. Ayan, tignan nyo yung larawan. Yan ay larawan ng krus. Krus. Ayan, sige nga, pakinggan ninyo ng mabuti at i-type nyo sa ating comment section kung anong kambal katinig ang inyong naririnig. Krus. Krus. Ano ba ang kambal katinig meron dyan? Oo, tama kayo sa sagot nyo kanina. B at R ngayon. Br ngayon. Eh yung sa krus naman. Ayan, magaling. Gamboa, aw, Riza, Ubaldo, Joaquin, John, tama kayo. Kr naman yon, kr. K at saka R, yung tunog ng K at saka ng R. Kr. Kaya krus. Yun ang ating kambal katinig sa salitang. Yan. Okay, tignan naman natin yung susunod. Ang susunod na salita ay prinsipe. Prinsipe. Ano naman dyan ang kambal katinig? Prinsipe. Sige nga. Sabihin nyo nga kung anong naririnig yung kambal katinig sa prinsipe. Ayan, tama kayo sa sagot nyo kanina. Yung kr nga sa krus. Yun ang ating kambal katinig. E sa prinsipe naman. Ayan, tama ka, Resi Amat. Tama rin si Karen Viterbo, si Duir at si Dirudica at si Chelsea Flores. Yun nga ang pr. Yung p tsaka r. Ayan, prinsipe. Ayan. O, tignan naman natin yung susunod. Ayan, alam nyo ba ang laruan na yan? Sino pa kaya ang makapaglaro ng ganitong laruan? Ano? Ang tawag dito ay trumpo. Trumpo. Ano naman ang kambal katinig sa salitang trumpo? Trumpo. Kaya, ayan, very good, Isaac Manata, Alan Ferrer, Gina Asenyas. Tama, yung titik T tsaka titik R, tr. Yun yung ating kambal katinig sa trumpo. Alam nyo ba yan? Nakapaglaro pa ba kayo ng trumpo? O sige, tignan naman natin yung ating huling salita. Tignan nyo yung ating larawan. Yan ay larawan ng mga prutas. Prutas. Ayan. Sabihin nyo naman kung anong kambal katinig na naririnig nyo sa prutas. Okay. Sige, tignan natin ha. Hintayin natin. Ayan, si John Cart Ramos. Sabi niya yung P at R daw. Si Irish Robledo. P at R ba yun, Irish? Si Isaac Manata, ayan, tama rin, P at R yung per na tunog. Yun ang mayroong kambal katinig sa prutas. P at R, per na tunog. Ayan. Ayan ha, tatandaan ninyo yung ating bagong aral ngayon ha, yung tungkol sa mga kambal katinig. At ang mga kambal katinig ay dalawang katinig na pinagsama at maririnig natin sila sa maririnig nila natin sila sa isang pantig sa salita. Halimbawa, yung prutas. Ayan, nasa isang pantig yung kambal katinig din, di ba? Yung pru. Ayan. At naririnig din natin yung
tunog ng bawat katinig sa kambal katinig. Yan. O marami pa tayong pag-aaraling mga kambal katinig sa Lunes, ha? Kaya tandaan nyo yung ating inaral ngayong araw. At syempre, ngayon gusto ko namang bigyan ng shout-out ang mga bata na nag-post ng kanilang mga artwork sa Facebook, ano, noong artwork na ginawa natin noong Lunes. At sino-sino ba ang mga batang ito? Ito ay sina Rina Pagaragan, Den San Victores, Dustin San Victores, Denise P. San Victores, Mark Orton Milliares, Mark Salvador Milliares, Vians Alexa Faith Milliares, Chloe Ann Navarro, Janelle Rose Ibian, Cyrus Jean Zantua, Mary Flores, Madison Flores, Jewel Menil, John Dave Menil, Jailene Menil, Meyer Digmaranan, Steven Corey, Dave Daniel Telada, John Vincent Astubeza, Alodia Venice Astubeza, Krian Marco Oanya, Anchesca Galicia, Mary Chris Joko, Kyrie Joko, Sophie Mel Cariaga, John Sales, Leigh Mijares, Caris, Anthony C. Arines, Renis, Santiago, Kirsten Claire Bartolome, Henrik George Bacoog, Thurl Iris Pagyo, Dari Gagatam, Dari Bis Gagatam, Dustin Pateo, Princess La Chica Melis, ayan, Joaquin John Ramos, Jason M. Balcomia, Princess Fiona Balcomia, Kate Audrey Ramos, Caleb Joshua Laurea, Johanna May, Iron Lay M. Villanueva, Matt Giro Oco, Precious Palermo, at Lenwell Palermo. Ayan, maraming salamat ha sa inyong pag-post ng inyong artwork. At ano ba yung artwork natin yung paraan? Yung ating Higad artwork. Ayan, nakita namin yung mga gawa ninyo. Talaga namang nakakatuwa, no? Yung iba't ibang kulay na naisip ninyo para sa katawan at ulo ng inyong Higad. Ayan. At ngayong araw na ito, sigurado ako magugustuhan nyo ulit ang ating artwork. Kaya tumuto kayo ha hanggang mamaya sa paggawa natin ng artwork. At syempre, bago tayo makarating sa artwork, kailangan muna natin magbasa ng isang kwento. Ayan. At bago tayong makapagkwentuhan, may mga salita muna tayong dapat aralin. Narito lang mga salita na aaralin natin na may kinalaman sa kwento na maririnig natin mamaya. Ah. Ang una ay ang salita, panaderia. Ayan. Ano ba ang panaderia? Narinig nyo na ba ang salitang panaderia? Ayan. Ang panaderia ay Filipino ng salitang bakery. Ano ba yung bakery? Diba sa bakery tayo, bumibili ng mga tinapay. Ayan. So sa Filipino, yung bakery ay panaderia. Okay. Ang susunod naman ay hapagkainan. Pag sinabi nating hapagkainan, ito yung tawag natin sa mesa kung saan tayo kumakain. Ayan. Kumakain tayo sa hapagkainan. Kainan. At ang panghuli nating salita ay prosesyon. Alam niyo ba, may ideya ba kayo kung ano ang prosesyon? Ang prosesyon ay parada, maari ng mga sasakyan o ng mga tao. At kadalasan yung prosesyon ginagawa bilang bahagi ng pagdidiwang ng pista o ano pa mang mga kaganapan. Ayan. So, prosesyon. Parada ng mga sasakyan o kaya ng mga tao. Ayan na. Tatandaan ninyo ang ating mga salita ngayong araw. Panaderia, hapagkainan, at prosesyon. Okay. Ayan. Alam niyo nung bata ako, naalala ko, meron akong prosesyon na sinalihan. Ayan. Meron akong prosesyon na sinalihan at naalala ko, kasama ko doon ang aking lola sa prosesyon na yun. Ayan. Kayo, ano yung naaalala nyo na naginawa ninyo kasamang inyong lola? Sige nga, i-share nyo nga sa inyong comment section, sa ating comment section, kung ano yung naaalala nyo, ginawa ninyo kasama ng lola ninyo. Ayan. Sige nga, tingnan ko.
Sige, hintayin natin yung mga sagot ng mga classmates natin. O si Kuya Ash, sabi niya, kasama niya daw matulog gabi-gabi. At si Kuya Ash daw nag-aalaga sa lola niya nung buhay pa yung kanyang lola. Si Ramiel Luy naman, ang alaala niya sa kanyang lola, ay nanonood sila ng sine. Si Miguel Maldiza, ang alaala sa lola niya ay yung pagpunta daw nila sa simbahan. Si Patricia Gregory, pumunta daw sila sa Baguio. Ayan. Siyempre, marami tayong mga alaala kasama ang mga lola natin. Ayan. Meron ba kayong special na tawag sa lola ninyo? Kami, maliban sa lola, minsan tinatawag din namin yung lola namin ng inang. Yung inang, ano yun? Ilocano para sa salitang nanay. Ayan. So, inang yung tawag na, namin paminsan-minsan sa lola namin. Meron ba kayong special din na tawag sa mga lola ninyo? Sige, tignan natin ha. Okay, ito sabi ni Marcus na Madara, nanay daw ang kanilang special na tawag sa kanilang lola. Ayan, para sa ating kwento ngayong araw, tignan natin kung ano rin ang alaala na meron yung bata na tauhan sa ating kwento sa kanyang lola at yung special niyang tawag sa kanyang lola. Ayan. At bago natin simulan ang ating kwento, syempre, awitin na natin ang ating oras ng kwentuhan song. Sabay niyo si Ate Michelle! Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na, buksan ang matatena. Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na, buksan ang matatena. Oras na ng kwentuhan. Okay. Yan, narito na ang ating kwento para sa araw na ito. Ang pamagat ng ating kwento ay si Lola Nanay at si Dandan. Sino kaya si Dandan? Ang kwento na ito ay isinulat ni Miss Dani Rose Cruz at ito ay inilathala. Ayan, ng Lampara Publishing. Ayan, maraming salamat po sa pagpapahiram ng inyong kwento na aming pag-uusapan ngayong araw. Ayan, ang ating kwento ngayon ay si Lola Nanay at si Dandan. Alam niyo, ang kwentong ito ay tungkol sa batang si Daniela. Araw-araw, alam niyo, lagi siyang masaya pagkatapos ng klase dahil sigurado siyang susunduin na siya ng kanyang lola. Alam niyo, meron siyang special na tawag sa kanyang lola. Ang tawag niya sa kanyang lola ay si Nanay Emmy. Ayan. Siyempre, hindi niya totoong nanay si Nanay Emmy. Lola niya si Nanay Emmy. Alam niyo ba kung bakit siya excited sa tuwing susunduin siya ni Nanay Emmy? Kasi kapag sinundo na siya ni Nanay Emmy, siguradong may nakahanda ng masarap na pagkain sa pagkainan sa bahay ni Nanay Emmy. Gustong-gusto niya ang mga pagkain na niluluto at inihahanda ni Nanay Emmy para sa kanya. Siyempre, pagkatapos kumain, meron pa siyang isang kinasasabikang bagay. Pinatutulog kasi siya tuwing hapon ng kanyang lola. At para patulugin siya,
Siya ay kinukwentuhan ni Nanay Emmy. Ayan. Sabi ni Nanay Emmy, ipakikilala ko sa iyo ngayon si Dandan. Napaisip si Daniela. Sabi niya, Nanay, Dandan? Nakakatawa naman yung pangalan. Parang may magic. Sige, makinig ka ng mabuti at tignan mo kung meron kang magic si Dandan. Yan. Sino bang malaman kung sino si Dandan? Ayan. Si Dandan ay isang batang lalaki. At alam niyo, si Dandan isang araw, nagpunta siya sa isang malaking panaderya. Nagpupunta siya doon kasi kumukuha siya doon ng mga tinapay na kanyang ibebenta. At isang araw nga, kumuha siya doon ng mga pandesal. At mabilis siyang nagpatakbo ng kanyang bisikleta at sumigaw ng pandesal kayo dyan! Pandesal kayo dyan! Napo, gustong-gusto ni Dandan na maubos na yung pandesal. Siyempre, para marami pa siyang magawa pagkatapos. Kaya lang, naku, habang nagpapatakbo siya ng bisikleta, naku! Sumemplang kanyang bisikleta. Crash! At ano sa palagay niyo nangyari sa mga tinapay na dala niya? Dala-dala niya yung mga tinapay sa kanyang bisikleta. Tapos sumemplang yung bisikleta, siyempre, nalaglag ang mga pandesal na dala-dala niya. Naku, nagkasugat pa nga si Dandan eh. Pero dahil kailangan niyang maubos sa mga pandesal na yun, dali-dali siyang tumayo. Kinuha niya ang mga pandesal, tinagpag niya ito ng mabuti at ibinalik sa kahon kung saan sila naroon. At pinagpatuloy niya ang kanyang pagsigaw ng, pandesal kayo dyan! Pandesal kayo dyan! Alam niyo, hindi pa siya nakakalayo. Meron nang tumawag agad sa kanya ng Dandan! Alam niyo kung anong ginawa ng tumawag kay Dandan? Naku! Binili niyang lahat yung pandesal na dala ni Dandan. Siyempre, tuwang-tuwa si Dandan dahil naubos na ang kanyang paninda. Pwede na siyang umuwi at gumawa ng ibang bagay sa bahay. Isang araw naman, nanghingi siya ng pera para makabili ng kandila. Gusto niyo kasing sumama sa isang prosesyon. Pero dahil kapos sila sa pera, hindi siya mabigyan ng kanyang nanay at tatay. Pero may naisip si Dandan, naisip niya na magbenta ng kandila para meron siyang pera na maipambili ng kandila para makasama rin siya sa prosesyon. Alam nyo, tinulungan siya ng kanyang mga kaibigan sa pagbebenta ng mga kandila. Lahat sila ay sumisigaw ng, kandila kayo dyan! Kandila kayo dyan! Alam nyo, mabilis ding naubos ang mga kandila ni Dandan. At dahil dyan, may naipambili rin siya ng kandila at nakasama pa siya sa prosesyon. At hindi lang yan, meron pa siyang kaunting pera nang pwede niyang maipambili ng pagkain. Naisip niya kasi na siguradong magugutom siya sa prosesyon. Nung isang araw naman, alam niyo, inutusan si Dandan ng kanyang nanay na bumili ng mga gulay sa palengke. Alam niyo, meron siyang listahan, isunulot niya doon. Meron kang palaya, talong, matis, pechay, lahat yon na bili niya. Pero naku, nag-alala siya dahil yung huli sa listahan na alagay sitaw. Wala na siyang pambili ng sitaw. Paano kaya niya yun makukuha? Pauwi na sana si Dandan nang biglang tinahog siya ng isang tindera. Dandan! Naku, alam mo, mura ngayon ng sitaw. Kaya ito, sa'yo na itong isang tali ng sitaw. At marami pa naman akong pwedeng maibenta. Naku, mukhang may magic talagang pangalan ni Dandan. Biro mo, wala na siyang pambili ng sitaw. Pero makakauwi pa siya ngayon ng mayroong
sitaw na dala-dala na kumpleto niya na ang lahat ng gulay na nakalista. Kaya masaya siyang umuwi at ibinigay kay nanay sa kanyang nanay lahat ng gulay na kanyang napabili. Ayan, sabi ni Daniela, ang galing naman ni Dandan-Dandan, nanay. Parang nagiging okay na okay ang lahat kapag tinatawag ang pangalan niya. Parang magic! Ang sagot naman ni Nanay Emmy, mabait kasi ang si Dandan-Dandan. Matulungin at mapagmahal sa nanay. O sige, matulog ka na. At ipinikit ni Daniela ang kanyang mga mata. Pagising niya, alam niyo, nandun na ang kanyang tatay. Susunduin na siya dahil nakauwi na galing sa trabaho ito. Pero bago siya umalis, nagpaalam muna siya kay Nanay Emmy. Salamat Nanay Emmy ha. Salamat sa masarap na pagkain at salamat din sa kwento mo tungkol kay Dandan-Dandan. At bago siya umalis, binulungan siya ng kanyang Nanay Emmy. Si Dandan-Dandan ay ang iyong tatay. Napalaki ang mata ni Daniela. Hindi niya akalain na si Dandan-Dandan ay kwento ng kanyang Nanay Emmy. Ay, walang iba, kundi ang kanyang tatay, Danilo! At Dan nga pala ang palayaw ng kanyang tatay. At alam nyo, dahil sa pangalan din ng kanyang tatay, kaya naman, Daniela ang kanyang pangalan. Ayan! At syempre, tuwang-tuwa si Daniela na marinig ang kwento ng kanyang tatay at talaga namang proud na proud siya dahil sa pagiging mabait at masipag ng tatay Danilo niya. Ayan, at siya nagtatapos ang ating kwento. Ayan, nakinig ba kayo ng mabuti sa kwento ni Daniela, ni Nanay Emmy at ni Dandan-Dandan? Sige nga, magbigay nga kayo ng isang gawain ni na Daniela at ni Nanay Emmy na nabanggit sa kwento. Yeah, ano ba yung mga gawain nila palagi? Oo nga, no? Masarap siguro yung tinapay na binibenta ni Dandan-Dandan, no? Yung pandesal na binibenta ni Dandan-Dandan. Sige, ano yung naalala yung na ginagawa ni Daniela at ni Nanay Emmy sa ating kwento? Yan, nagkukwentuhan. Tama. Tama, kinikwentuhan siya ni Nanay Emmy. At ano pa? Nilulutuan siya ni Nanay Emmy ng kanyang paboritong merienda tuwing hapon. Okay, meron pa ba kayong naisip na ginawa ni Daniela at ng kanyang Nanay Emmy? Okay, at syempre natutunan din natin na yung special na tawag ni Daniela sa kanyang lola ay Nanay Emmy. Ayan. Okay, sino yung nagbibenta? Sabi nyo dito nagbibenta. Sino yung nagbibenta sa ating kwento? Tama, yung tatay ni Daniela na si Dandan-Dandan. Ayan, sa tingin nyo ba dapat nyong tularan si Dandan-Dandan? Oo nga, nadapa si Dan. Hindi siya nadapa, sumemp lang yung kanyang bisikleta habang nagtitinda siya, di ba? Dapat ba nating tularan yung pinakita ni Dandan-Dandan sa kwento? Okay, Ramiel, uy, oo nga, no, dapat nating tularan. Bakit nga ba natin dapat tularan si Dandan-Dandan sa kwento? Sige nga, sabihin nyo nga kung anong natutunan nyo kay Dandan-Dandan at bakit nyo siya dapat tularan?
Tama, tatay nga ni tatay nga ni Daniela si Dandan. Ayan, sabi ni Patricia Gregorio, kasi masipag si Dandan. O, nakita natin yun sa kwento, di ba? Ano yung mga ginawa niya? Tumulong siya sa kanyang nanay sa pamamagitan ng pagtitinda ng tinapay. Tapos, nung wala siyang may pambili ng kandila, gumawa siya ng paraan, di ba? Nagtinda rin siya ng kandila para meron din siyang pambili. Pagkatapos, tinutulungan din niya ang kanyang nanay sa pamamili ng mga pagkain sa palengke. Ayan. So, tutularan natin yung kasipagan na ipinakita ni Dandan. At syempre, yung pagiging mabuti niyang anak sa kanyang nanay. At di ba, lagi niyang tinutulungan. Ayan. Mabait at masipag. Tama, Chelsea Ann Flores. Tama, Tiffany Lucenas. Mabait at masipag nga si Dandan. At sinabi natin kanina na isa sa mga patunay na masipag si Dandan ay yung nagtinda siya ng mga tinapay, di ba, ng mga pandesal mula sa panaderia. Ayan. Maliban sa pandesal, ano pa kaya ang pwedeng itinda ni Dandan na mula sa panaderia? Ano pa kayang klase ng tinapay na pwede niyang ibenta? Sige nga, isipin niyo nga, paano pang pwedeng ibenta ang tinapay ni Dandan? Sabi ni Ava Marie Mundi, masipag, maparaan at mabait, matulungin at masunurin. Tama. Yan nga yung mga katangian ni Dandan na dapat natin tularan. O ano pa kayang mga pagkain mula sa panaderia o tinapay mula sa panaderia ang pwedeng ibenta ni Dandan? Meron ba kayo naiisip? Ano bang mga tinapay? Ayan, Miguel Maldisa, sabi niya, Spanish bread. Ako, paborito ko yung Spanish bread, lalo na kapag mainit-init pa. Ano pa kaya? Mona, ayan, tama rin. Tama si Dustin Adam. Pandikoko, sabi naman ni Ian Ferrer. O Monay din daw, sabi ni Tricia Nitor at ni Jerine Camara. Aba, mukhang paborito niyo yung Monay ah. Ang daming sumagot ng Monay. Monay, pandikoko, Spanish bread. Alam niyo, maliban sa mga yan, syempre, pwedeng-pwede rin magtinda si Dandan ng ganitong klase ng tinapay. Gusto niyo bang makita kung ano yung tinapay na pwedeng ibenta ni Dandan? Ito na. Ayan! Ano bang tinapay ito? Alam niyo ba kung anong klaseng tinapay ito? Puto, sabi ni MG Villanueva, pwede daw. Pinagong? Ano yung pinagong? Hindi ko yata alam yon, Chelsea Flores, no? Pero mukhang masarap na tinapay yan. Cheese bread, sabi ni Elise Cachalian. Ayan. So, anong tawag naman natin dito sa tinapay na ito na pwedeng ibenta rin ni Dandan? Ayan, Ate Mafi, tama. Donut! Ayan. At ngayong araw na ito, gagawa tayo ng donut artwork. At hindi lang ito basta-basta donut. Ha, tignan nyo. Isa rin siyang card. Ayan, bakit ba tayo gagawa ng card? Ayan. Alam nyo kasi, nitong buwan ng Setyembre, pinagdiwang din natin yung Grandparents Day, di ba? Araw ni na Lolo at Lola. At dahil sa ating kwento ay pinag-usapan din natin si Lola o si Nanay Amy na lola ni Daniela. Ayan. Pwede tayong gumawa ng card para sa kanya. O kaya naman, card para sa inyong mga sariling lolo at lola. Dahil sabi nyo kanina, di ba, marami rin silang ginagawa para sa inyo. Ayan. O handa na ba kayo? Gusto nyo na bang malaman? Gusto nyo na bang malaman kung paano gawin ang ating donut artwork, donut card. Ayan, madaling-madali lamang. Ito, ang kailangan lang natin ay ang mga sumusunod. Ayan, kailangan natin syempre ng mga papel. Ayan, isipin nyo na kung anong flavor ng donut na gusto nyo, anong kulay ng donut na gusto nyo
gawin. So may papel na kulay ng donut ninyo. Meron ding papel para dun sa tawag mo dyan, dun sa cream niya sa ibabaw. At yung kanyang mga candies. Ayan, sa ibabaw. Ayan. Isipan nyo ng kulay na gusto niyo. Pwedeng iba-ibang kulay ng papel ang gamitin ninyo. Kung wala naman kayong makukulay na papel, okay lang din yung pwedeng brown paper ang gamitin nyo. Diba may mga donut naman na hindi makulay, diba? Kulay brown lang. Pwede rin yun. Sige, umpisahan na natin ang paggawa ng ating donut. Ayan, maliban pala sa mga papel, kailangan din natin gumamit ng isang bilog na bagay. Ayan, ito yung bilog na bagay na gagamitin ko. Kailangan din natin ng pandikit, ng gunting, at ng panulat, ball pen, lapis, o kahit ano. Ang una natin gagawin ay kukuha tayo ng papel. Ito, kalahati. Kalahati ito ng isang bond paper. At pagkatapos, tutupin natin ito ng ganyan. Tapos, kukunin natin bilog na bagay. Susukatin natin. Ayan, hindi kailangan buong bilog yung nasa gitna. Pwede nyo siyang ilagpas ng ganito kasi di ba kailangan natin siyang gawing card. So, kailangan merong bahagi na hindi magugupit. Ayan, so pwede nyo ilagpas. Nakalagpas yung bahagi nito. Pagkatapos, kumuha kayo ng panulat at i-trace natin yung bilog. Ayan. Trace ko na. Pagkatapos, gugupitin na natin. Pagkakagupit para magmukha siyang mas bilog. May paborito ba kayong flavor ng donut? Yung aking donut. Ngayon, gagawin ko naman yung dilaw na bahagi na ito ng donut na una kong ginawa. At para dyan, gagamit ako ng kulay kahel na papel naman. Para naman gawin natin yung pinaka-cream ng ating donut sa ibabaw. Ganun ulit. Kuha tayo ng bilog na bagay at iti-trace ulit natin at gugupitin natin yung papel. Ayan. Pagka-trace, gugupitin natin siya at gugupitin natin siya ng paalon-alon. Okay? Parang ganito. Tapos, ididikit na natin sa ating donut. Bawasan ko pa ng konti. Yan. Didikit natin siya dito sa gitna ng ating donut. Strawberry daw kay Ramiel Uy. Chocolate daw kay Mavic Mendoza. O si David pala yun. Cheese donut kay Annie T.
Wow, nakakagutom naman. Bavarian, ayan, ako paborito ko rin yung Bavarian eh. Bavarian, yan. Okay. Ito na siya. Pagkatapos, dahil donut siya, kailangan may butas siya sa gitna, di ba? So, open niyo siyang ganito para hindi niyo magupit yung kabilang bahagi. Dito lang tayo ngayon, gugupit ng bilog. Ayan yung bilog para magmukha siyang itong donut. Butas na yung aking donut. O ngayon, lagyan na natin ng mga candies sa ibabaw. Para sa candies, gagamit ako ng kulay bughaw at may pink na papel. Kahit anong hugis ng inyong candies, pwede ha. Tingnan natin ang candies na ilalagay ko sa ibabaw. Okay. Bukaw. Ayan. Ayun, ididikit ko na siya sa ibabaw ng aking donut. Kung gusto niyo gumawa ng dalawa para may isa kay lolo, isa kay lola, pwede rin yun. Kung gusto niyo rin gumawa para sa iba pang kapamilya ninyo, pwede niyo rin gawin yan. Lalo na kung merong mag-celebrate ng birthday sa inyong pamilya, pwede niyo silang gawan ng donut card natin. Na po sa ating donut card artwork. Ayan, syempre, kung ibibigay nyo to kay na lolo at lola, sulatan nyo dito ng inyong mensahe para sa kanila. So, dalawa na yung nagawa ko. Isang kulay pink na donut at isang kulay green na donut. Ayan, at kung tapos na kayo, picturean nyo na yan at i-post nyo na sa inyong mga Facebook account. Ayan, o, makinig kayo ng mabuti ha, dahil simula sa araw na ito, magiging dalawa na ang ating hashtag. Ayan, para mas madali namin mahanap yung inyong mga artwork. At ano ba yung ating dalawang hashtag na yan? Siyempre, isulat nyo pa rin ang hashtag WeKaharian Online World. At para sa linggong ito, ang hashtag na itatagdag ninyo ay hashtag WeKaharian Donut Card. Ayan, ulitin ko ha, dalawang hashtags tayo ngayong linggo. Una, hashtag WeKaharian Online World at WeKaharian, hashtag WeKaharian Donut Card. Para kapag tinype namin yan, lalabas ka agad yung lahat ng inyong mga donut card at madali namin itong mailililista at para mabigyan kayo ng shoutout sa Lunes! Ayan, sige nga, isa-isahin muna natin kung ano-ano yung ating mga ginawa noong ngayong araw. Syempre, pinag-aralan natin ang mga kambal katinig. Narinig natin ang kwento ni Dan 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 Dan. At syempre, gumawa tayo ng ating
donut card artwork. Ayan. At huwag niyong kakalimutan ha, sa Lunes, meron tayong special na episode. Kaya siguraduhin ninyo na present kayo sa Lunes. Gaya ng sinabi ko, meron tayong mga special na bisita. At meron tayong special na gagawin. Ayan, kaya abangan nyo yan sa Lunes ha. O sige. Magkikita ulit tayo sa Lunes, pero syempre manood pa rin kayo ng Week Kaharian sa bago nitong time slot na 6:40 a.m. at 6:40 p.m. sa Knowledge Channel na makikita niyo sa Sky Cable Channel 5 at sa mga cable operators nationwide. At tuwing Linggo naman, mapapanood niyo ang Week Kaharian sa Kapamilya Channel ng 7 a.m. At ang Kapamilya Channel ay nasa Sky Cable Channel 8 on SD, Channel 167 on HD, sa Cable Link naman Channel 8, sa GSAT DirecTV Channel 2. Ayan. At kung may mga na-miss kayong mga episodes, okay lang yan. Punta lang kayo sa YouTube channel ng Knowledge Channel para mahanap nyo yung ating mga Week Kaharian Online World videos. Ayan. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin ngayong araw ng Lunes. At bago tayo magpaalam, hello David Sander. Bago tayo magpaalam, kantahin na natin ang ating abutin song, ating closing song. Samahin si Ate Michelle. Bangon, lakad, takbo, tanawin ang pangarap, damhin ang tagumpay. Bangon, lakad, takbo, abutin mo bata, ngiti, sigaw, talon, kaya mong magtagumpay. Ngiti, sigaw, talon, kaya mong magtagumpay. Abutin mo bata, anuman ang gusto, sa galing at talino, magtitiwala, makakamit ang pangarap. Marami mang hadlang, tuloy lang ang laban, hindi susuko. Abutin mo bata. Maraming salamat classmates! Magkita-kita muli tayo sa Lunes!